Hi mga mi, magandang araw. So for today's video, ayan, update ko lang kayo. So the other day nga, nawala yung bike namin at bumili kami ng CCTV. So papakita ko sa inyo paano ba siya akapasok. So if you flip ko lang yung camera, okay? Hi mga mi, so nandito ako sa labas ng aming bahay at ito, papakita ko sa inyo yung bricks na nasira niya. So ito siya. Ayan. And then inakyat niya ito at tumawid siya dun sa loob niya. So ito yung pagpasok niya during overnight. Ngayon, papakita ko naman po sa inyo yung paano naman siya nakapasok nung mga hapon, kasi pumunta siya dito ng hapon bago niya kinuha yung bike. So ayan, ito yung door namin. Ayan, in-unlock ko na kasi baka malakaw sa labas. So kapag matangkad ka kasi, ayan, maliit kasi ako, kung matangkad ka, pwede mo siya i-jump. Tapos ayun, nakapasok siya niyan nung hapon. Tapos ito yung lock, so naabot niya po ito na nakaganyan siya, nakalock siya at in-unlock lang niya. So kung matangkad ka, ayan, kung matangkad ka, iabutin mo lang yan through your hands. Magagawa mo na yan, tanggalin or i-unlock. So ang ginawa namin nung hapon is bumili kami ng sa warehouse nga ng yun nga, sa CCTV. Isang CCTV, tsaka itong lock. So, kinabit na po namin. Ayan. So, sa gabi, ilalak na lang namin yan. Kung sino yung huling dadating or kung sino yung makaalala, ilalak na lang yan. Making sure na kung doon siya papasok. Pakita ko sa inyo kung dito po siya papasok ulit. Kasi yung fence namin is ganito. Ayan. So, kapag matangkad ka, diba? Eh ako, parang kasing height ko lang yung, kasing tangkad ko lang yung fence na yan. So kapag matangkad ka, syempre, kaya mong akyatin. So ginawa namin, lagyan namin to para madulas siya, magno-noise. So dito po siya umakyat nung gabing yon at siguro dahan-dahan siyang bumaba. Kasi ito, nasira siya ng onti. So ngayon, lagyan namin to para at least off na madulas siya or whatever. So sana naman hindi na siya bumalik kasi nakakatakot po talaga. So ayan, so pumasok siya dito and then kinuha nga niya po yung bike namin doon. Yun, pakita ko sa inyo yan, isang area po kinuha niya yung bike namin at syempre dito na po siya lumabas. Ayan. So, ang solution namin dyan is yun, nag-ano kami ng padlock. At kinabit na namin yung CCTV dito isa. Ayan. Tsaka dito yung isa. So, ang mangyari niyan is mag-iingay siya kapag may ma-sensor na tao. So, itong part na to, dito po naka-ano yung bike namin. So, yung dalawang bike is pinasok na lang namin sa garahe. Ayun, ito po yung tinapakan niya paakyat at ito naman yung bricks na nahulog siguro nung ano. At ito yung pumunta din kami sa police station that day to report yung mga ganyang incident na nangyari. So, syempre hindi po pwede mag video sa loob. But anyway, sa mga ganitong mangyayari, kahit simpleng pagnanakaw or kahit ano pa yan, maliit na bagay, it's better din po na i-report natin kasi for our safety. And then, pumunta din po pala ang police sa amin to check yung fingerprint. And then, after nun, sabi niya sa amin, may mga kawatan talaga na malapit sa amin. Malapit sa McDonald's or tinatawag na Macas dito sa Australia. So, mag-iingat lang din po. Tapos, yung serial number ng aming bike. And then, tatanungin din nila yung mga neighbors kung may CCTV. And then, may check din nila yung street kung may CCTV para in case update na lang kami. And then, after ng first police, may dumating ulit na second and third police para interviewin naman yung aming ibang kasama sa bahay. And then, ayun na nga, para i-document. Ito pala yung bike na nawala.
Thank you.